sus sa mga piniskin mayabang, oh. Yabang talaga itong mga piniskin na to. Gusto ko lang sabihin sa ating vice presidente na si Aling Lene Robredo. Ma'am, Mr. Vice Ma'am. President. Mr. Vice President. Mr. Vice President. Bakit naman Mr. Vice President? Mukha ba siyang lalaki? Kung pagbabasihan lang po ninyo yung mga tao, yung itsura ng mga tao, yung mga komento ng mga tao, social media, TV, blah blah blah, reaction ng mga tao pag nakikita nyo sa personal, ano, hindi nyo ba naiisip na ano? Hindi nyo ba naiisip na na wala nang gana yung mga tao sa inyo? Kasi hindi talaga kayo karapat-dapat eh. Paano naging makapal ang mukha niyong pisky kayo na ano na na nandiyan pa rin kayo, humaharap pa rin kayo sa mga tao? Hindi ba kayo napagsasabihan ng pamilya niyo o anak niyo na ma, tama na ma, tumigil ka na ma, mahiya ka na ma? Hindi ka pa napagsasabihan ng ganun? Grabe naman yung pamilya mo kung makapal pa rin yung mukha kung hindi mo lang sinabi na ma, tumigil ka na ma. Posible may hindi sabihin ng tatlong anak mo na babae na daughters na ano, na sabihin na, ma, tumigil ka na ma. Hiyang-hiya na kami ma, tumigil ka na. Kasi kung iisipin mo, kung titignan mo, wala talaga. Wala talaga siyang naitulong, walang maigandang naidulot. Siguro magandang naidulot lang nito, siguro sa mga sa sariling kagustuhan lamang, yung mga dikit lang na natulungan. Pero kung pagbabasihan mo yung mga tao, kung gusto ka ba, tignan mo, pumunta ka ng Taal. Tignan mo sa picture kung ano yung tsura ng mga tao. Sobrang saya nila. Tignan mo yung picture, oh. O, di ba? Sobrang saya nila. Ang galing mo. Di ba? Matauhan ka na, ma'am, madam. Ibigay mo na sa iba yung pwesto mo. Huwag na tayo magplastikan dito. Diba? Hindi ka ba na sasaktan dyan araw-araw yung comment sa iyo, sobrang pangit? Meron, alam naman natin merong maganda rin na comment ang nagsasabi sa iyo, pero 10%, 90% all negatives. Diba? Matauhan ka na, pisky ka. Hindi yung kapal pa ng mukha niyong humarap-harap dyan sa mga tao para lang ipakita, kunwari hindi kayo guilty, hindi kayo pisky kayo. Nakakabanas lang ba? Kasi makita mo itsura ng tao na wala talagang kalami-lami talaga yung pisky na yan. My goodness, tol. Tumahimik na kayo, madam. Tama na, madam. Ibigay niyo na sa karapat-dapat na tao yung nakakatulong sa bansa, yung matutuwa talaga yung tao. Ako na po nagsasabi sa inyo, madam. Tumigil na po kayo. Sayang, habang may buhay, habang bata pa kayo, habang maaga pa, tumigil na kayo, magbago na kayo. Huwag niyo nang pangarapin yung pwesto niyo na ganyan. Huwag po kayo magpadala sa suhol o anumang kung may pamba-blackmail man sa inyo kasi napipilitan pa rin kayo. Kita naman sa mukha nyo na hindi na rin kayo masaya sa pwesto nyo eh. Totoo po yan, madam. Nakikita ko sa mata nyo, sa pananalita nyo, hindi mo na gusto yung pwesto mo pero napipilitan ka lang kasi hindi naman natin alam kung sino yung nasa likod mo eh. So, tama na po. Tama na po. Ibigay nyo na po sa karapat-dapat na tao yung nakakatulong talaga sa bansa. Ha? Huwag na po tayo magpakapal ng mukha dito. Sobra na. Tulungan naman natin yung bansa natin na umahon. Huwag na puro, ano, suspiski talaga eh.